Yan, ito mga sir, simbolo yun natin yung makina ng XRM 125. Tapos ito yung ating mga pinagawa. Yan, ito mga sir, simbolo yun natin yung makina ng XRM na 125. Tapos ito yung ating mga pinagawa. Yung connecting rod. Ito yung pinalitan natin. Tsaka yung bearing na dalawa. Yung bearing. Naiwan yung bearing. Kinuha ko lang yung connecting rod. Yan po yung tama ng connecting rod natin. Yan yung tama ng connecting rod. Tapos nagpa-reboard din tayo. Ito yung dati niyang piston. Kasi may kayod din kasi yung kanyang block. Tapos ito na yung kanyang bagong piston na ilalagay natin. Yan, pareboard tayo. Ang size na ng ating piston, 0.50 na. Ang size ng piston natin. Yan, kompleto na yan. Yung lock, andyan na rin yung lock. Yan, kumpleto na. Isasalpak na lang natin yan. Pero bago natin isalpak yung block, unahin mo natin yung connecting rod. Yan, isasalpak mo natin ito dito. Yan. Tapos, i-double check yung mabuti. Dapat ito malinis dito. Tapos, dapat may dowel dito, gilid sa gilid. Yan. Okay, lalagyan na natin. Yan, bago natin ilagay yung sigunyal, lalagyan mo natin ang langis dito. Lalagyan mo natin dito. Tapos susunod natin lalagyan yung crankcase. Lalagyan natin ang beta gray. Yung sealant. Yan, palibutan nyo dito hanggang doon sa dulo. Yan, nalagyan ko na siya ng silicone gasket. Yan, tapos lalagyan na natin yung kabilang crankcase. Tapos lalagyan mo natin siya ng langis. Yan. Tapos dito mga sir, huwag nyo kalimutan yan. Yan, dapat nakaganyan yan. Kasi pagka hindi nyo yan ay tugma, nawala yan sa posisyon nyo na ganyan, pagka binalik nyo yan, tapos lahat na assemble nyo na, pag kinik nyo yan, maglulos yung kickshaft nyo. Parang clutch lining ang problema kapag yan ang nawala sa align. Kaya bago nyo ilagay ito, silipin nyo to kung tama pa yung position yan. Kasi minsan pagkalagay nyo yan, nagbabago. Pagka once na yun na ilapat nyo itong dalawang crankcase nya, iikutin natin kasi ilalagay na natin yung crankcase bolt nya. Tapos lalagyan na naman natin yung parts dito. Tigyan mo natin ang langis para pampadulas.
Yan, tapos sunod natin naman yung shifting shaft. Basta lalagyan nyo lagi ng langis yan para pagka binalik nyo, hindi kayo mahirapang maglagay. Tapos sunod naman natin to. Ito mga sir, may timing to ha. Malalaman nyo naman to pagka kayo naglagay nito. Hindi rin tatama yung tornilyuhan nito. Dapat saktong-sakto rin yung tornilyuhan nito. Pagka nagbabalik naman na kayo, uunahin nyo lagi yung side by side. Mahuhuli naman yung block sa kayong cylinder head. Pagka nagbabalik na tayo. Tapos lagyan natin uli siya ng langis. Susunod naman natin tong mga washer. Ayan, mauna to. Dito. Tapos yung manipis na mahaba. Saka yung sa may kickshaft, yung plastic na maliit. Yan, dalawa kasi yung plastic dyan na maliit. Mauna yung maliit. Tapos sunod nyo to. Yan, meron naman dyan nakalagay. Out. Tapos yung kick spring. Tapos sabay natin to yung plastic, saka natin ikutin to. Ayan, yan dapat hindi sumasabay to. Tapos sunod naman natin to. Tapos may maliit siyang bakal. Dito natin lalagay yan. Tapos tapat nyo dito. Tapos susunod naman natin to. Yung clutch housing, check nyo yan kasi may washer pa yan sa gitna nito. Check nyo kung nasa tama, kung nasa align. Tapos dito, sa ipin nito, yan, pagtapatin nyo yan, ganyan. Yan. Ito, pagsasabayin natin tong dalawang to. Yan. Lagyan natin yung washer. Saka yung nut niya pinagpupukpok na. Tapos talagyan naman natin yung lock. Washer lock. At saka natin ito iikpitan. Dito mga sir, kailangan nyo itupi ito kasi ito yung lock ng ating secondary.
Tapos lalagyan na natin uli siya ng langis. Dapat may langis din. Tapos talagyan natin to. Dito may guide din siya, may timing mark dito, mayroon ding timing mark dito na guhit. Pagtatapatin nyo lang yan. Yan. Tapos yung spring sa gitna. Ito. Tapos lalagyan natin yung gasket saka yung crank piece cover natin. Yan, lalagyan natin. Double check nyo lagi yung dowel kung andyan. Dito naman tayo sa may side ng magneto. Lalagyan naman natin yung kanyang timing chain. Tapos dito mga sir, double check nyo lagi yung spring na to. Ayan, dito yan nakalagay yung spring na yan na maliit. Tapos dito nalagay. Namanin niya yung sa anak niya yung sinigang yung parang kamukha niya mga pasta. Yun ang malaki ang nila. Lagyan natin uli siya ng langis. Ay, aso din yan. Tagyan nyo rin ng langis dito. Tapos susunod naman natin yung piston saka yung block. Ihuli natin yung cover nito dahil dito tayo kukuha ng top dead. Lalagyan natin yung kanyang piston. Yan, yung kanyang piston na bago. 0.50 na. Tapos yung kanyang ring. Ito yung lock. Unahin mo natin yung piston ring. Mauna muna tong oil ring niya. Tapos yung dalawang manipis na ring. Yan, dapat pagka iwalay din sila, layo natin ng konti yung ring na may pangalan, dapat sa taas yan. Tapos iba yung kulay nung ring na isa, yung itim, lagyan nyo yan sa gitna. Yan yung wiper ring, yan lagyan natin sa gitna.
Medyo matigas. And tapos sunod natin yung isang ring na kulay silver. Tapos check nyo dyan, may pangalan. Yan sa taas yan. Yan yung pressure ring. Yan, mamaya natin ayusin yan. Lalagay muna natin yung pin. Tapos lagay natin yung lock. Pagka maglalagay kayo ng lock, huwag nyo itutok dito, baka malaglag dito. Napapa-overhaul na naman tayo nito. Kaya tatakpan natin yung butas. Ayan, tatakpan natin to. Ayan, tapos isalisin na natin yung ring. Dapat magkahiwalay yan, yung gatla, para hindi kaagad umusok. Ginagawa ko dyan, pinapaikis ko. Saka natin lalagay yung gasket, saka yung block. Ito yung bagong reborn natin, lalagyan natin ng langis. Yan. Check nyo yung dawil ha, kung andyan yung dawil. Yan, lalagay ko muna to, tapos mamaya tuturo ko sa inyo kung saan ako uli kukuha ng timing dito. Kaya pansin nyo, hinuli ko yung cover ng magneto. Tapos dito na yung gasket, yung plate. Dito pagka maghihigpit kayo dito, kailangan nyo munang higpitan yung tensioner para hindi mabali yung ating chin guide. Tapos susunod naman natin to cover. Doon tayo papunta. Hindi siya ngayon. Gawin ka namin dyan. Ito, huwag kang magala na. No problem. Pabuti tayo gawain. Tanggalin ko muna pala to. Dahil papakita ko muna para sa inyo kung saan ako kumuha ng top dip. Yan, dito tayo sa may part ng magneto, meron kayong makikitang guhit dito sa may pinakaibabaw kasi nakabukas yung ating cover ng magneto. Kaya dito kayo magbabas yan, guhit na yan, tapos tatapat nyo dito. Yung guhit na yan, oh. Yung mark na yan sa ating chassis engine. Tatapat nyo yung guhit, tapos tapat nyo din dito. Pagtapatin nyo yan. Yan ako kumuha ng top dead.
para kapag binalik na natin to sa chassis, pagka pinander natin siya, one click lang kagad, i-start na siya kagad. Ibabalik na natin yung cover dito saka yung cover dito. Yan, dito sa cover ng ating wag nito, yung kanyang gasket, hindi ko na pinalitan to dahil hindi naman siya nasira. Kaya pwede pa yan. Nagpapalit lang naman tayo dyan pagka once na nasira na. Tapos i-double check nyo yung dowel, kailangan dalawa. Tulad nito, isa lang, kaya lalagyan natin siya ng dowel. Yan, tapos pinakalas natin ilalagay dito yung kanyang starter. Yan, kasi natapos na rin natin na ilagay yung parts ng makina na na-assemble. Lahat naman na-assemble na, naibalik naman natin lahat. Tapos ayan, ibabalik na natin sa chassis niya para matestingan natin 'to. Eh mga sir, sasampangan natin yung makina ng X-Rim. Sampangan natin dito para mapandar natin. Para matestin natin siya mapandar. Yan mga sir, tapos na natin ilagay lahat ng parts ng makina. Lahat ng mga binaklas, i-double check nyo muna bago nyo siya paandarin. Yan, nalagay naman lahat. Nalagay na natin ang langis, nabalik naman lahat ng mga tornilyo. Tapos tatawin natin siyang paandarin. Yan, bali one start po yan kapag ka once na tama po yung pagkaka-top bed natin sa makina. Saan yun na one start talaga. Okay, medyo namamatay-matay siya dahil bagong baba lang natin, tapos bagong rebore, masigit pa yung piston. Tapos ibilit natin ng konti para uminit yung makina. Makikita kung may leak yung makina. Kailangan natin siyang painitin ng konti para mag-normal. Yan, umuusok yung tambutso. Normal lang po yan pagka nagbaba tayo ng makina. Talaga pong uusok yung mga tambutso. Malayong malayo na yung tunog nung una kaysa yung ngayon kasi nagpalit tayo ng connecting rod.
Tapos dito naman tayo sa may part ng kambiyuhan, kasi itatry natin siyang ikakambiyo kung tama yung mga gear na position niya, gear position kung tama. Yan, makikita naman natin dito sa may panel niya. Yan, primera, segunda, tercera, cuarta. Ito mga sir, dati nang nakalagay yan. Medyo basag-basag na kasi yung kanyang clearance, kaya nilagyan na lang metal screw. Tapos yung hose dito. Yan, bali okay naman na lahat. Bali hanggang dito na lang yung ating video. Ingat-ingat po mga sir sa inyong pagkalikot ng inyong motor. Okay, maraming salamat. Ingat-ingat po kayo mga sir. God bless.